Yes, good morning sa inyo lahat. At muli, andito tayo ngayon sa May Manila Bay. Ngayon ay January 27, 2021. At sa mga baguhan, yes, welcome sa channel ni Ms. Jelaine Dorabas. Mahalin niyo po ako ng buong buo. Yun ay hindi galing sa ilong ng Maisingaw, God Rest Buwan. At ang oras ngayon ay 6:02 ng umaga. At ito yung view ngayon dahil maaga pa po. So medyo madilim-dilim pa po ang karagatan. At may namamasyal na po dito na ating mga kababayan. And then dito naman sa my left side natin ang Manila Yacht Club. Dito yung mga yate. Ayan. So may ilan ang mga kalalakihan ngayon, ating mga kababayan na namamasyal, dahil inaantay nila na masilayan itong kagandahan. Wow, kagandahan ng Bay Walk. At ikot tayo dito sa kabila. Ayan, muna. At syempre, nandito na ang ating DPS, Mandaragat. Madilim, dilim. Andito na yan. At inuunahan talaga nila ang pagtilaok ng manok dito sa Baywalk. So, dito mismo tayo sa May Quirino. At yun, dyan sa Mayunahan, ayan po yung ospital ng Maynila. At pag dito naman po ay papunta na po yan ng US Embassy, na kung saan ay andoon malapit ang Dolomite Sun, kung saan ngayon tayo ay nakatayo. Wala dito ang Dolomite Sun. Yan. At ito yung buhangin na sinasabi ay umitim. Hindi po kasi ito ang Dolomite Sun sa mga baguhan, bagong pasok. Sana po makapanood po kayo ng diretso ng buong buo para po may matutunan po kayo. And maraming salamat po. At sa mga kababayan po natin abroad, ingat po kayo palagi. God bless everyone. Mag-update po tayo. Maglakad-lakad tayo dito mamaya-maya ng konti. Good morning. So ngayon ay January 27, 2021 at kasama po namin si Engineer and then si Director. Sarado nang mabuti yung floodgate. Opo. Overflow na pala ito. Nag-overflow daw po ayan. Hmm.
si engineer. So ito po yung mga drainage na puno ng mga basura. Ayan. And then tinatanggal po nila. Hindi ka ba makapasok doon? Patupusin mo lang sila. Yung paglatag ng kuhan, it's DPA 5. Morning. Sa inyo kamuli pa ba ha? Ito. Ayan. Ah, wala nang tagas. Ito. Yung unang tagas ko. Oh, galing. Oh, sige na, wala na. Yes po. Ano? Opo. So dito po tayo sa may unang tagas. Diyan bro. Ah, dalawa po yan. Doon nag-overflow. Yan yung pong street na yan, nung pangalong araw, nag-overflow po dyan. Ha? Yan yung pong mismo gato ng street, yung street na yan. Lumabas po dyan. Ganun. Ay, ano ba kasi doon? May manual. May manual na puno. Nag-overflow. Eh, siguro hindi sila naglabas, kala wala pong tubig. So, kailanan yan? Kailanan? Nagpapalabas po sila yun. Sinyan po punong umulan, nilabas nila. Ang baho. So, sino ang babahe itong restaurant? Malamang. Baba talaga dyan. So, pag umula sa ulan, malalaman na natin talaga? Talaga po. Nagre-release sila. Kasi ang baho po nung pumunta kami dyan. Napaka-baho talaga. Paano hindi mabaho? Is you were yan? Hindi naman na water ako water one. Kung na-identify natin yung mapa niyo. Tayo ang problema dyan. Lalo yung Oh, wala po kasi doon eh mabaho lang po pero yung banayad lang po. May konti po ako pero maliit lang po talaga. Pero not like this and then the other one po na ano. Sa CCP mismo. Ah, Miss Julie, ano yung RC5 na nakita natin? Opo, opo, doon po. Pinapukunan muna natin ng sampling. Pero ano yung legal?
iyon ang pinapacheck natin. Hindi, out po yun sir ng drainage. Out po ng drainage na no? Tinatapon po dito. Illegal talaga po yun. Hindi pag drainage, may epekto sa flood mo. Hmm. Ay sabihin, hindi siya gano'n. Pag drainage siya sa, hmm. Oh, sa flood mo naman. Pero pinapakunan muna natin ng sampling. Ito sarado natin yan. Ay! Hindi ba? Sa yun sa flood. Pacheck muna natin. Dali! Ganun bro, pag ganun dalawa yung nakakonekta mo. So yung nila natin, yung nakuhanan natin doon sa may CCP, no? Na... Ano yung mga alamat na yan? CCP po yan. Wala po yan. Wala. Kinapingan namin ulit yung waterproofing. And andito po tayo ngayon dito sa may unang tagas na wala na po siyang lumalabas na tubig or yes, mabaho. Ano? Na tagas. Ha? Wala na. Singut-singutin mo, Isme! Isme, singutin mo! Mamaya, bababa po tayo dyan. Mayroon sa peak 240. Apo, yung harapan ng hotel na yun? Oo. Kaya lang hindi po makapasok ng equipment ko dahil nga yung barracks ni Pam nandun. Hindi po makakuha ng equipment. Ng boom truck? Boom truck. Boom truck. Hindi po kamukha nito open. Okay. Natira na yun. Nandun po ba yung kanilang ito? Oo. Nandun? Yung MacBuilders yun? Oo, tinula ko na nga. So ipapababa muna natin. Sabi nila, hanggang bukas. Oo. Pero huwag mong kalimutan, 240 yun. Wala, nakaload na po sa akin yung director. 1, 2, 3. Di mo yan, di ba? Opo, opo, opo. So, nakadalawa pa lang. Okay. So, yun yung, meron lang trabaho ngayon yung dredging doon sa HDP5. Opo. So, the moment na magkaroon ng lugar, papasok mo siya. Si. At saka dumaksan siya, Miss Julay, yung ano yung drainage doon kayo, hindi makakapasok muna. Ah, nabuo ka nila, nakita ko kanina. Nabuo ka. Kaya hindi makakapasok yung equipment natin. So, kaya hindi pala. Noted naman yun. Yes, yes po. Pimantahan natin yun. Tatlo pa po yung minomonitor namin. Itong aristocrat. Sabi mo yung isa doon. Opo. Patignan nyo po yun kung talagang tatakpan namin pero with coordination ng engineer Muhammad kasi baka flat na. Ah, yung isa yun. Hindi, kunan muna natin. Pinapakunan muna natin ng sampling. Yung sa Navy, sa Gloria Maris at sa Libertad. Yes, ma. Pero malakas po yun. Nung umulan, pinasya lang po yun. Malakas din. Lakas talaga ng ano. Pag bulwak na engineer? Talaga malakas. Pakunan natin ng sampling. Ito lang sampling, talagang kitang-kita yun. Hindi, yung polychrome yun. Nakita din po pala ni engineer. Ay, parang tayo talaga. Ayan yung po yan, no? Sa may CCP po yan. And then, ito nga po ang sarapan po natin ay si Director Jacob Nainbay, Engineer Alexander, and Engineer John. Yes po. Ah, yes po. Opo, opo. So, tulungan niyo pa rin kami habang may makita pa kayo. Kayo yung aming mata rito. So, lahat naman ng sinasabi nyo at nakikita nyo, we're trying to address it little by little. Yes, sir. So, text nyo lang kami para kung makita kayo, yun ang hinahanap na sinamin. Hindi naman makita. Kayo yung laging nandito. So, malaking bagay sa amin pagka naituturo nyo kung saan talaga may naging mga illegal na discharge. Para pagtulong-tulungan natin dahil nandito kayo, pag napaganda natin ito, hindi lalo kayong magkakaroon ng magandang release, magandang lugar. Naabangan nga po ng mga OFW na viewers po natin. Oo, oh, ganito ha, ganito. Kasi ang target talaga namin December, di ba? Kaya lang, sana maintindihan natin na talagang tuloy. In last year, maraming may pandemic, quarantine, lockdown, safety protocol. So kung mapansin nyo naman ngayon, observe natin, lahat talaga full blast kami, di ba? Nang yes, nagawa natin yes. Lahat. Para matapos natin. Ang target din natin kung matapos natin yung February 15 or katapusan ng Pebrero. So kung matapos natin yan, i-open na natin sa yeah. Public. So tulungan nila kami na ma-insure natin na yung objective natin yung rehabilitation in the day.
ginagawa natin. Dahil ito kasi yung commitment ng ating Pangulo, ito yung commitment ng ating kalilim, Secretary Simato, at ito rin yung ginagawa ng mga inter-agency natin. At tulong natin inter-agency, pati yung lokal na pamahalan ng Maynila. So, tulungan nyo kami para magampanan namin yung tungkulin namin. With your help, we can succeed in this undertaking. Okay. Isaac, for the record lang po, ilang taon na ba yung rehabilitation sa Manila Bay? Ang totoo nito, matagal na kami nag-rehabilitate. Unti-unti nga lang. Ang maganda rito, ito lang panahon ng ating administrasyon na talagang tinutukan natin. Di ba yung mga ginagawa naman din tayo sa mga ibang nung nakaraan, ano? Pero dito sa administrasyon ng ating Pangulo, Pangulong Duterte, nabigyan naman talaga ng paghahataon na talagang mag full-time tayo. And nagbigay siya ng pondo sa atin para maumpisahan. At every year, since 2020, binibigyan na tayo ng Kongreso. At nakasuporta, 100% na suporta ng ating pamahalaan para mapaganda natin ito. Dahil ito yung pagkagaling ka sa ibang bansa, pagkagaling ka sa airport, talagang unang bubunga sa'yo yung Manila Bay. So ito yung kailangan mapalinis natin para pagdating ng mga turista, pagdating ng ating mga kababayan, pagkikita nila na maganda agad. Hindi yung mabaho, hindi yung mapahal. So ito yung target natin at ito yung dinuto sa atin ng Pangulo. Ginawa natin sa Boracay at gagawin din natin dito sa Manila Bay at sa iba pang mga kagayang yung mga dagat, mga ibang beach. Ito rin yung gagawin natin. So ito yung pinunti-unti lang natin. But for the meantime, we are focusing all our attention in the rehabilitation of Manila Bay. Okay? Thank you po, Joseph Jonasiones. Ulitin ko lang po ngayon at andito po muli ang ating Joseph Jonas Leones dito sa May Manila Bay at tiningnan po itong ating tagas na semento na, and then ang ating director Jay Naiman, and then si engineer Alexander Mohabad, engineer Jolly, and ngayon ay January 27, 2021. Maraming salamat sa ating mga viewers at sa mga baguhan. Yes, welcome sa channel ni Ms. Delaney Dorabas. Mahalin niyo po ako ng buong buo. Yun ay hindi galing sa ilong ng Maisingaw. God bless everyone!